Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jose. Ang karanasan kong ito'y noong nasa probinsya pa ako nakatira kasama ang aking mga magulang. Tubong Pampanga po ang aking ina, samantalang ang aking ama'y lumaki sa probinsya at doon kami nanirahan. Bata pa lamang ako ay marami na akong naririnig ng mga kwento-kwento patungkol sa mga nilalangin na hindi pangkaraniwan. Isa na nga doon ang mga kwento patungkol sa mga duwende, kapre, at higit sa lahat, mga aswang na halang ang bituka kung pumaslang. Madalas magkwento noon ang aking ama, gawa nga nang lumaki nga ito sa probinsya. Noong bata pa ako'y madalas akong matakot sa mga kwentong kababalaghan, gawa na rin ang pagiging malikot ng aking imahinasyon. Nangyari ang karanasan kong ito nang ako'y nasa 21 anyos. Bilang panganin na anak at maaasahan ng aking magulang, sa akin ibiniling ni Itang ang paghatid sundo sa aking mga kapatid. Nung araw na yon, susunduin ko ang aking kapatid. Naghanda na ako sa pagtungo sa eskwelahan dahil ako nga naatasan sa aking kapatid na lalaki na nasa tamang edad na rin. Nag-aaral ito sa kabilang bayan at malayo-layo ang eskwela niya sa aming bahay. Kung susumahin, 5 baryo ang aking dadaanan makarating lamang sa kanilang eskwela. Itang, Inang, susundin ko na po si Jun. Paalam ko sa aking mga magulang. Tumango lamang ang mga ito dahil abala si Inang sa pagluluto, samantalang si Itang naman ay nagsisibak ng kahoy para sa aming hapunan. Mag-iingat ka, Jose, sa pagmamaneho, lalo na't paggabi na delikado pa naman ang daanan mo, lalo na't madilim kapag ganitong oras. Isa pa, huwag kang barumbado magmaneho, ha? Paalala sa akin ni Itang. Sige po, Itang, Inang, babalik din po ako kaagad pagkatapos kong masundo si Jun. Dagdag ko pa at kagad na kinuha ang susi ng motor sa aking bulsa. Kagad akong sumampa sa may motor. Pinaalalahanan pa ako ni Inang bago ako tuluyang umuwi. Gaya nga ng sinabi ni Itang at Inang ay dahan-dahan ako nagmaneho patungo sa eskwelahan ng aking kapatid. Gawa na rin ng walang gaanong sasakyan ng mga sandaling iyon ay kagad ako nakarating sa eskwelahan nito. Nadatnan ko itong inip na naghihintay sa aking pagdating. Ang tagal mo namang dumating, kanina pa ako nakatayo rito at naghihintay sa iyo. Kinagat na yata ako ng bilyon-bilyong lamok. Saan ka ba galing, kuya? Siguro'y kilos bakla ka na naman, no? Panunod yung wika pa ng aking kapatid na si Jun. Malalim akong napabuntong hininga. Sabay pitik sa kanyang noo at kumunot ang noo nito. Kagad itong nagreklamo sa akin at napahawak pa sa kanyang noo. Ang dami mong sinasabi. Sumakay ka na nga lamang at maaga tayong makauwi pa. Masarap yung ulam natin. Wika ko na lamang at napatango na lamang ito. Matapos na makaalis sa eskwelahan ng aking kapatid, ay agad na kaming bumiyahe pa uwi sa aming bahay. Nagkukwentuhan pa kaming dalawa habang nasa biyahe, kaya't hindi namin gaanong napapansin ang oras. Padilim na ng mga oras na yon, ngunit hindi namin alintana ang mga bagay na yon dahil may dala naman akong flashlight. Isa pa'y may ilaw din naman ang aking motor, kaya ayos lamang. Binuksan naman ng aking kapatid ang flashlight upang magsilbing ilaw namin sa madilim na kalsada. Madilim na kasi ng mga oras na yon, kaya kinakailangan na sindihan ng ilaw. Walang gaanong kabahayan sa dinadaanan namin dahil tabing dagat iyon. At kung mayroon man, ay iilan lamang at malayo-layo pa sa kalsada. Habang papalapit kami sa puno ng balete, napansin ko ang tila ba isang itim na pusa sa daanan at nakatingin ito sa amin. Nagtataka ako ng mga oras na yon. Napakunot pa ang akin noo nang dumating kami sa puno ng balete. Ngunit wala na doon ang pusa na kanina'y nakatingin lamang sa amin. Kinilabutan ako ng mga sandaling yon at pakiramdam ko ay may kakaibang mangyayari sa amin. Ngunit isinawalang bahala ko na lamang yon dahil iniisip ko na maaaring na malikmata lamang ako, lalo na't madilim pa sa parte ng daanan na yon. Hindi rin naman napunan ng aking kapatid ang aking nakita, kaya nagpatuloy na lamang ako sa pagmamaneho. Nang makalayo na kami sa puno ng balete, ay bigla na lamang sumulpot ang itim na pusa na kaninang nakita ko. Ngunit sa puntong yon,
Nakita na rin ito ng aking kapatid. Napatili pa nga si Jun dahil nahagip ko ang pusa kaya dali-dali akong huminto. Ngunit nang laki ang aking mga mata, kaming dalawang magkapatid, nang wala na doon ang kaninang pusa ay akala kong nasagasaan ko. Napamura pa ako samantalang si Jun naman ay napadasal na lamang at nag-sign of the cross pa. Kapwa kami nagkatinginan ng aking kapatid at binalot ng kaba ang aming mga dibdib dahil sa aming nasaksiyan. Dali-daling sumakay kaming dalawa ng aking kapatid sa motorsiklo at kagad itong pinaharurot. Mabilis kami nakaalis at nakarating sa bahay dahil sa bilis kong magpatakbo. Kapwa buo at tagaktak ang pawis naming magkapatid nang dumating kami sa bahay kaya nag-aalala ang aming mga magulang. Oh, anong nangyari sa inyong magkuya? Bakit tagaktak ang pawis nyo? May nangyari ba? Para kayong nakakita ng multo. Bungad na tanong sa amin ni Itang kaya't sabay kaming napabuntong hininga. Natahimik at hindi kami kaagad nakasagot dahil hindi pa rin kami nakakabawi sa mga nangyari. Tinanong pa ulit kami nila Itang at sa ikalawang pagkakataon ay doon na ako nagpaliwanag. May nakita po kaming itim na pusa kanina sa daan. Akala ko'y nasagasaan ko ito pero nung bumaba kami ni Jun sa motor wala naman doon yung pusa. Kaya takot na takot kami at pakiramdam namin minakasunod sa amin kaya mabilis ako nagmaneho. Pagkukwento ko pa't napatingin ako sa labas ng aming bahay kung saan nakaparada ang motor upang tiyakin na walang nakasunod nga sa amin. Nagulat naman sila Inang at Itang sa aking ikinuwento. Ano? Masamang pakitain yan. Magpalit kayo ng damit at ibigay niyo sa akin ang masunog ko. Nang sa ganun ay masuplan natin ang masamang mangyayari. Lahat ng daladala niyo nasuot niyo kanina, akin na. Litanya pa ni Itang. Laking probinsya si Itang, kung kaya't hindi nakatakataka kung gano'n ang kanyang reaksyon. Marami itong pamahiin at paniniwala mula pa sa kanilang kanununuan. Nagtataka naman kami magkapatid at sa totoo lamang ay nanghihinayang talaga ako sa mga gamit namin. Pero ano nga bang magagawa namin? Bakit naman po Papa? Sayang naman po itong suot-suot kong damit. Napakamahal naman ito. Saka ngayon lamang ito nasuot eh. Isa pa, totoo po ba yung pamahiin na yan? Di naman po yata yan totoo eh. Pagtaliwas ko pa at napabuntong hininga na lamang si Itang, napailing-iling pa ito sa aking tinuran. Mas mahalaga ang buhay nyo ng kung sino man sa atin. Sige na, magpalit na kayo at bumili na lamang kayo bukas ng bago. Huwag na kayong magreklamo. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo at susubukan natin. Aanin mo ang gamit kung kapalit naman ay buhay mo. Litad niya sa amin ni Itang kung kaya't wala na kaming nagawa ng aking kapatid kundi sundin na lamang ang mga inuutos nito sa amin kahit na tila ba hindi kami sangayon sa kanyang ideya. Matapos nga na mahubad ang suot-suot namin ay kagad na yung sinunog ni Itang. Matapos na masunog ang mga gamit namin ng kapatid ko ay kumain na muna kaming buong pamilya. At matapos nun ay kagaya nga ng nakagawian ay nagkwentuhan kami ng nakakatakot. Simula sa pool ay ganoon na si Itang. Nagkukwento ito sa amin at naging pampatulog na lamang naming magkapatid ang kanyang kwento. Nasanay na kami magkakapatid na nagkukwento si Itang sa amin ng mga kababalaghan na kwento na nangyari raw sa kanila noong kabataan pa nila. Samantala si Inang naman, dahil nga nagdadalang tao ay maaga itong natutulog at kami-kami na lamang nila Itang ang naiiwan na gising. Medyo may kalakihan ang bahay namin. May dalawang kwarto at nakahiwalay kaming magkapatid sa kwarto nila Itang. Habang nagkukwentuhan kami, nakaupo kami sa sala at tanging ang maliit na gasera lamang ang aming ilaw. Sanin na rin naman kami sa dilim dahil madalas ang pagkawala ng kuryente sa aming lugar. Ang iba naming mga kapitbahay ay mayroong sariling generator. Pero kami, para makatipid ay solar lamang ang binili ni Itang para daw mapakinabangan ang inang kalikasan at sa gabi ay gasera lamang ang aming gagamitin. Itang, bakit kailangan po nasunugin ang mga suot namin kanina? Pwede naman po laban o di kaya ipamigay na lamang. Sayang po kasi. Kunot noo kong tanong kay Itang. Sa totoo lamang ay matanong talaga ako, lalo na't inuusig ako ng kuryosidad
sa mga bagay-bagay. Kung kaya't hindi ako natatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang sagot sa aking mga katanungan. Ayoko rin na hindi magtanong dahil hindi talaga ako makakatulog. Ipinaliwanag ko na nga kanina, hindi ba, upang maiwasan ang nagbabadyang kapahamakan. Uwi ka ni Itang, ngunit patuloy pa rin ako naguguluhan sa kanyang tugon. Ngunit bakit po masamang makakita ng itim na pusa? Hindi ko pa rin po talaga maunawaan. Tanong ko na lamang at napapailing na lamang din si Itang. Iyon ay dahil ang mga ganitong pangyayari ay nakakatakot. Tulad ng nangyari sa inyong magkapatid kanina. Hindi ba't sinabi mong nakasagasa ka ng itim na pusa ngunit bigla na lamang itong nawala? Ito'y nagpapahiwatig na may masamang mangyayari sa inyo o sa ating pamilya. Minsan, ito rin ang ginagawa ng mga aswang upang masundan ang kanilang bibiktimahin. Paliwanag pa ni Itang. Sa puntong yun ay kitang-kita ko ang takot sa mukha ng aking kapatid na si Jun habang tumatakbo papunta sa aming kwarto. Talaga naman, palaging takot tong si Jun. Sabi ko na lamang at napapailing. Patuloy si Itang sa kanyang pagkukwento hanggang sa antukin na ako. Nagpa siya akong umakyat sa aming silid at matulog. Madali ako nakatulog at pagising ko ay umaga na. Magandang umaga! Bati sa amin ni Lonlon. Anak ng aming kapitbahay, tuwing umaga, nagtatambay siya sa aming bahay at nakikinig sa mga kwento ni Itang. Alam naming matanda na kami para sa mga kwentong iyon, ngunit naging bahagi na ito ng aming araw-araw na buhay. Ito rin ang aming libangan dahil hindi uso ang telebisyon sa probinsya. Ang radyo lamang ang aming libangan. Wala rin kaming cellphone para maglaro dahil hindi kami mayaman. Lonlon, ang aga-aga mo yata. Nag-almusal ka na ba sa inyo? Tanong ni Itang kay Lonlon. Si Lonlon ay 10 taong gulang pa lamang kaya mahilig siya sa mga kwento ni Itang. Sinabi ko pa noon kay Itang na bakit hindi niya gawing libro ang mga kwento niya nang sumikat naman siya. Tinawanan lamang ako ni Itang dahil maggastos at matrabaho daw ang akin na isip. Opo naman po, Kuya Noli. Hindi naman po ako papayagang magpunta rito ni Mama La nang hindi ako nag-aalmusal. Medyo stricto kasi siya, saka masakit sa tiyan kapag walang laman. Tugon na lamang ni Lonlon kay Itang. Umupo pa siya sa tabi ng aking kapatid na si Jun na abalang-abala sa pagsusulat dahil pinasunog ni Papa ang kanyang mga gamit at bag para sa eskwelahan dahil nga sa nangyaring yon. Aligaga ang kapatid ko lalo na't masipag ito sa kanyang pag-aaral. Ni minsan nga ayaw nitong lumiban sa eskwela dahil nais nitong makumpleto ang araw ng kanyang pagpasok. Buti na lamang at mayroon siyang kaklaseng kapitbahay lamang namin kaya hindi na siya nahihirapan pang mangopya ng mga aralin mula sa eskwela. Naisip ko pa noon kung sakaling wala kaming kapitbahay na kamag-aral ni Jun ay paniguradong magmumuryot ito at magrereklamo na lamang kay Itay. Huwag kang magulo dyan, Lonlon. Abala sa pagsusulat si Ate Jun mo. Baka masungitan ka niyan. Parang hindi mo naman yan kilala. Ayaw niya nang naiistorbo. Paalala ko kay Lonlon at tumawa lamang ito ng malakas na para bang hindi nadinig ang aking mga sinabi. Ay, Kuya Jose. Kahit hindi ako gumawa ng kahit ano, guluhin ko man siya o hindi, sinusungitan pa rin ako ni Ate Jun na para bang ang init ng dugo sa akin eh. Tugon pa ni Lonlon ay kinatawa naman ni Itang. Eh paano kung hindi susungitan eh ang gulo-gulo mo? Paniyang sabi mo nang mahal kita, Ate Jun. Gusto kita. Siyempre, magagalit talaga sa iyo ang anak ko. Tsaka masyado ka pang bata para kay Jun. Hanap ka na lang ng ibang crush mo at baka makasuhan pa ang anak ko dahil sa iyo. Sabi ni Itang na ikinisamangot naman ni Lonlon. Ay basta, si Ate Jun lamang talagang gusto ko. Wala nang iba. Period. Wala nang makakapagpabago nun. Tugon naman ni Lonlon na ikinatawa na lamang namin. Samantala, si Jun ay pumasok na sa aming silid at napailing na lamang ako. Kahit kailan talaga, talagang napakasungit ng aking kapatid na si Jun. Nakita mo na naman ang ginawa ni Jun. Ang gulo mo kasi. Sabi ko na lamang na natatawa. Pero minabalitaan ba kayo tungkol sa nangyari kagabi sa bayan? Tanong ni Lonlon.
na nagpalit ng topic sa aming pinag-uusapan. Nagkatinginan lamang kami ng aking ama. "Ano bang nangyari? Siguraduhin mo, Lonlo, na hindi yan kalokohan," tanong ni Tatang at nagulat pa ito. "Lonlon, talaga namang mahilig ka sa chismis, ano?" Puna ko pa sa bata at tumawa lamang ito. Sa totoo lamang, kung hindi lamang sinabi nitong batang ito na may gusto ito sa kapatid kong si Jun, iisipin kong baka bakla ito dahil lagi na lamang itong nagdadala ng balita sa amin. "Narito na naman, nang-aasar na naman si Kuya Jose, oh," sambit pa ni Lonlo na napabuntong hininga pa at napapailing. "Ano ba talaga, binibitin mo naman kami?" Wika ko pa at doon ipinagpatuloy ni Lonlo ng kanyang kwento. "Si Mang Carding pumunta sa bahay ng kanyang kapatid dahil sa balitang inasubang ito. Pagdating doon, sabi ng albularyo, patay na ang bata sa sinapupunan ni Ate Casey. Dinala sa ospital, patay na nga yung sanggol. Samantalang nung araw bago maasuwang si Ate Casey, buhay pa ang sanggol dahil pina-check up pa ito. Kaya mag-iingat po kayo, di ba buntis si Ate Dindin?" Kwento ni Lonlon. Muli ko naalala ang nangyari kagabi sa amin ni John nang sunduin ko siya sa eskwela. "Di ba malapit ang bahay ni Ate Casey doon sa puno ng balete, sa kabila lamang sila, kung saan namin nakita yung itim na pusa?" Tanong ko pa. "Opo kuya, bakit?" Tanong ni Lonlon at doon ay napatigin ako kay Itang at sa puntong yun ay alam na nito ang nais kong sabihin. Bigla na lamang tumayo ang mga balahibo ko at napapailing si Itang. "Salot talaga ang mga yan, pati sanggol sa sinapupunan ng kanilang inay binibiktima nila. Hindi na sila naawa," sambit ni Itang at tumingin ito kay Inang na abala sa pagluluto. "Kung totoo man yan, malamang taga-ibang baryo ang aswang na yon. Di ba sabi mo, Itang, hindi nananakot at nananalo ng kapitbahay ang mga aswang?" Sambit ko kay Itang at tumango ito. "Sigurado yan, baka taga-kabilang baryo ang aswang na yon," sambit naman ni Itang habang inahasa ang kanyang itak. "Ay nako, basta ang alam ko, wala nang kapitbahay-kapitbahay kapag gutom na," sambit ni Lonlon at napapailing na lamang ako. Sa totoo lamang ay may punto ito, kahit nasabihin mong kapitbahay mo pa yan at kakilala, kung wala na itong mabibiktima at may mas malapit, bakit pa hahanap ng iba? Hindi ba, nariyan na sa malapit ay lalayo ka pa? "Alam nyo, tama na yan. May kukuwento na lamang ako sa inyo," sabi ni Itang at agad na kami ni Lonlon tumingin sa kanya. "Ano po yun? Dali, hindi na ako makapaghintay," sambit ng bata na nakangiti habang tahimik na nakatitig kay Itang. "Ito na nga, nangyari kasi ito sa kaklase ko noon. Hindi ko alam kung totoo ba ang kwento niya sa amin noon, pero ibabahagi ko na rin sa inyo. Handa na ba kayo?" Sambit ni Itang na nakangiti sa amin ni Lonlon. Lumabas naman ang kapatid kong si Jun at tumabi sa akin. Agad ko siyang inasara. "Doon ka nalang gumawa. Mamaya matakot ka na naman at yayakap ka na naman sa akin yan," sabi ko sa kanya na inaasar ito. Doon naman sumingit si Lonlon. "Ate Jun, dito ka nalang sa tabi ko. Ate Jun, kahit yumakap-yakap ka pa, hindi ako magagalit. Gustong gusto ko pa nga eh. Kita mo, ako pa mismo ang yayakap sa iyo," singit ni Lonlon at tinanggap naman ito ng aking kapatid. Ngunit bigla itong nagsungit na siyang ikinatawa ko. "Asa ka pa, kapag puti na ang uwak saka mangyayari yan," masungit na wika ni Jun. Umalis na ito sa tabi ko at bumalik na sa kanyang ginagawa. "Tama na, at baka mamaya ay magbangayan pa kayo, magkapikunan pa kayo. Ito na't makinig na lamang kayo at uumpisaan ko na. Nasa ika-apat na baitang ako nung ikuwento sa akin ng kaklase ko ito," panimula ni Itang at bigla itong huminto kaya nabiting kami ni Lonlon. "Ano ba yan, Itang? Binibitin mo naman kami. Giliw na kami oh." Pagre-reklamo ko pa't napapangiti na lamang ito. Sa puntong yun eh, alam ko na ang nais ipahiwatig ng mga ngiting yon. "Ito na nga, sabi nung kaklase ko noon sa amin, nagbabanyo daw siya noon. Bali yung bahay nila ay medyo malayo-layo sa banyo nila. At dahil banyong banyo na nga siya, kahit natakot na siya eh, nagbanyo pa rin siya. Tapos yung banyo nila, walang bubong. Kaya kitang-kita daw nila yung buwan sa kalangitan.
At sa puntong yun ay kinakabahan na yung kaklase namin kasi natatakot na siya. Dagdag pa ni Itang. Tapos, ano pong sumunod na nangyari? Dumating na po ba yung wakwak? Interesadong tanong pa ni Lonlon. Ipinagpatuloy naman Itang ang kanyang pagkukwento. Ayun na nga, sa kalagitnaan ng pagdudumi niya, bigla na lang daw siya nakarinig ng huni ng tiktik. Mahina lang naman daw yun kaya hindi niya pinansin. Tapos ilang sandali daw, nagtataka daw yung kaklase ko kasi bigla na lamang daw dumilim. Kaya tumingin ito sa kanyang ulo. Laking gulat niya dahil may wakwak sa ulohan niya at nakatingin ito sa kanya. Kuwento ni Itang at natawa naman kami ni Lonlon. Sa oras na yon, imbis na matakot, tinatawa pa kami. Sa isip-isip ko'y para bang ako ang ikinukuwento ng aking ama dahil ganoon din ako kaduwag. Eh di ko maripas ng takbo yun, Itang. Pigil na tawa kong tanong. Nakuha mo, iyon na nga. Nung makita niya na may wakwak doon sa ulo na niya, hindi na nag-ilos pa yung kaklase namin na yon. Kung maripas ito ng takbo at nagkakandara pa ito sa pagtakbo. Tawa nga kami ng tawa nang kinukwento niya sa amin yun eh. Tapos alam nyo ba? Di ba nga natakot siya? E di nagsisigaw yung kaklase namin na yon. Tapos naglabasan yung mga kapitbahay nila. Siyempre na alarma. Iiling-iling na wika ni Itang at natatawa rin ito habang nagkukwento. Maging kami napagalpak ng tawa dahil sa kanyang paglalahad na para bang makatotohanan nga. Nakita mo yung kabaliwan nun, matatawa ka na lamang sa katangahan niya. Sambit pa ni Lonlon at napatawa rin si Inang sa sinabi ng bata. Tama ka dyan, tumakbo siya palabas na parang ewan, sumisigaw ng wakwak kaya imbis na matakot ang mga kapitbahay, natawa pa sila. Nakakahiya tuloy sa kaklase ko, ubuwi ng isang linggo sa hiya. Kuwento ni Itang at nagtawanan pa kami ni Lonlon. Ang lakas ng loob niya, siya pa ang nagkuwento nun. Sambit pa ni Lonlon habang natatawa. Dahil kumalat sa eskwelahan namin yung kwento, kaya nung pumasok siya, kinuwento niya sa amin. Dagdag pa ni Itang at napailing na lamang ako. Nang matapos ay kumain na kami, bigla na lamang sumuka si Jane na para bang wala ng bukas. Buntis ka, Jun? Tanong ko pero binatukan ako ni Itang. Anong buntis? Wala nga siyang nobyo. Sambit ni Itang at napaisip na lamang ako. Tama naman si Itang, pero nagtataka talaga kami. Kitang-kita ko ang pagkawala ng kulay ni June at nag-aalala kami para sa kanyang kalagayan. Bigla siyang hinimatay, kaya dinala namin siya sa malapit na paggamutan. Sobrang landa ng katawan niya, di ko alam kung bakit ganito ang nangyayari. Pagdating sa ospital, agad naman siyang inasikaso doon. Wala naman to komplikasyon, baka pagod lamang daw na sobrahan sa pagkain ng aking kapatid. Pero ibang pakiramdam ko sa nangyari sa kanya. Nang makauwi na kami, kailangan na lamang niyang magpahinga gaya ng sinabi ng doktor. Hindi ko alam pero pakiramdam ko nung araw na yon ay may mali at hindi magandang nangyayari, ngunit nananatili akong walang kibo. Pag-uwi sa bahay, paniparin na pagsusuka ng aking kapatid. Kaya nagpa siya na si Itang na lumapit sa isang manggagamot para ipatingin kay Mang Ambo si Jun dahil maging sila ni Inang ay hindi mapakali. Dahil malayo ang bahay ni Mang Ambo sa amin, kinailangan ko magmotor papunta doon, saka dadaan pa ako sa puno ng balete. Muli ko na alala ang nangyari sa aming magkapatid sa puno na yon, kung ano yung nakita namin doon. Maaga pa naman, kaya madami ang mga sasakyang dumaraan, kaya mabilis ako nakarating sa bahay ni Mang Ambo. Oh Jose, napadalaw ko yata, may kailangan ba? Tanong ni Mang Ambo sa akin nang buksan niya ang pintuan. Pawis na pawis ako at binabalot ng takot ang aking puso dahil sa mga pangyayari. Si Jun po, lantang-lantang kakasuka. Dinala na po namin siya sa paggamutan at wala naman nakitang komplikasyon. Pero sumusuka pa rin po siya. Nag-aalala na sila Inang at Itang, kaya pinapunta nila ako rito. Paliwanag ko pa kay Mang Ambo. Nagulat naman ito sa aking tinuran. Ngunit bumalik din kagad ang dati nitong ekspresyon. Pinulusuan ba ng Itang mo ang kapatid mo? Baka naman buntis. Sabi pa ni Mang Ambo na ikinalaki ng aking mga mata. E di sana po, di ba nakita kanina sa paggamutan ng sinuri siya? Pagpapaliwanag ko at napatingin ako sa kanya. Kung ganon, pumaroon na tayo.
sa inyong tahanan para masuri ko ang kalagayan ng kapatid mo. Uwi ka niya. Tumango naman ako bilang tugon. Tinulungan ko siya sa pagbuhat ng kanyang mga daladala at umangkas siya sa aking motorsiklo. Dahil mabigat ang dala niya ay mabagal ang takbo namin. Pagdating namin sa bahay, nakita namin si Jun na walang malay. Putlado na ang balat niya pati ang labi. Sobrang kaba ang aking nararamdaman dahil sa nakita kong kalagayan ng aking kapatid. Hindi ako sanay na ganoon si Jun, kaya labis ako nagtataka sa mga nangyayari. Iiling-iling naman si Mang Ambo nang makita niya ang kondisyon ng aking kapatid. Mang Ambo, mabuti naman at nandito ka na. Kanina pa po sumusuko yung anak ko at labis na ang pag-aalala namin sa kanya. Sambit ni Itang habang tumatagaktak ang pawis. Si Inang naman, hawak ang kamay ni Jun at pinupunasan ang mukha nito. Lumapit si Mang Ambo't pinulsahan si Jun at agad na nagtanong ito sa amin. May nakaaway ba itong si Jun o di kaya'y minaperwisyo ba kayong nilalang? Tanong ni Mang Ambo at naalala ko ang pusang nasa gasaan ko na bigla na lamang nawala. Sa totoo lamang, sinisisi ko ang aking sarili sa mga nangyari. Kagad binuksan ni Mang Ambo ang kanyang mga dala. Wala naman po siyang nabanggit na may kaaway siya, pero nung sinundo ko po siya sa eskwelahan kagabi, minabunggo po kong itim na pusa, pero bigla pong nawala. Pagkatapos nun wala nang nangyari, hanggang sa ito na po. Paliwanag ko't doon na sinindihan ni Mang Ambo ang kandila. Kumuha sa itang ng kutsara at mangkok na may tubig. Sa probinsya, ginagawa ng mga albularyo ito para malaman kung ano bang nangyari sa kanilang pasyente. Tinatawag itong pagtatawas. May binubulong pa si Mang Ambo sa kandila, pero hindi na namin alam kung ano yon. Ilang sandali pa, may nabuong hugis sa kandila. Inangat ni Mang Ambo ito at kumuha pa ng papel mula sa dala niya at pinulupot ito sa kandila. Ilang sandali pa inilabas ni Mang Ambo ang kandila. Binabarang si Jun. Pinaslang Mose ang isa sa kanilang kamag-anak. Kung makikita, isang matandang aswang ang iyong nasagasaan at ngayon ay naghihiganti sila. Hindi nila mababalikan si Jose dahil malakas ang paniniwala mo sa Diyos. Samantalang si Jun ay madaling impluensyahan. Kunin niyo ang kutsilyo at manok doon sa sako. Dalhin niyo rito sa akin para makontra natin ang sumpa bago mahuli ang lahat. Uwi ka ni Mang Ambo at nagulat kami sa kanyang mga sinabi. Hindi ako makapaniwala na dahil sa nangyari, buhay ng kapatid ko ang kabayaran. Ano? Bakit di ba nila kailangan gawin yon? Hindi naman sinasadya ng mga anak kong nangyari. Galit na uwi ka ni Itang. Nakayokom na ang kanyang mga palad. Agad itong pinakalma ni Mang Ambo. Huminahon ka. Ako na ang bahala. Kampanting uwi ka ni Mang Ambo. Kagad kinuha ni Inang ang kutsilyo mula sa kusina. Ako naman ay kinuha ang manok sa sako. Ngayon ko lamang napagtanto kung bakit mabigat ang dala namin kanina. Marami palang laman na manok. At hindi ko akalain na may buhay pa pala ito dahil hindi naman ito gumagalaw kanina o kahit nag-iingay man lamang. Ginilitan ni Mang Ambo ang leeg na manok at iniwan sa isang platitong puti ang dugo nito. Nilagyan niya ito ng bigas at nagsimula ng magdasal ng pabulong. Sobrang lakas ng hangin ng mga oras na yon at hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Ilang sandali pa, kinuha ni Mang Ambo ang kamay ni Jun at binakat niya ang guhit sa palad ng kapatid ko gamit ang dugo ng manok at bigas. Habang ginagawa niya ito, lubos ang pag-aalala namin kay Jun. Ilang sandali pa'y nagmulat na si Jun, pero ang kanyang aura ay kakaiba. Bigla siyang nagsasalita at tumatawa. Ibang boses na aming naririnig. Galit na galit ang tinig. Pinaslang niyo ang ama ko. Buhay ang kapalit ng buhay! Sigaw ni Jun, pero ang boses niya ay parang isang lalaki. Ngumiti si Mang Ambo at nagsalita. Kilala kita. Kung sino ka. Alam mo sa sarili mo na hindi ka mananalo sa akin. Kaya ngayon pa lang, tigilan mo na ang pagpapahirap mo sa batang ito. Uwi ka ni Mang Ambo at kitang-kita ko ang tapang sa kanyang mga mata. Hindi ko alam pero ng mga oras na yon, bigla kong hinawakan ng kamay ni Jun at nagdasal. Marahil dala ng pag-alala ko sa aking kapatid, umiiyak na rin ako habang tinatawag ang pangalan ng Diyos Ama sa langit.
Nagpatuloy si Mang Ambo sa kanyang sinasabi at pagkatapos nun ay bigla na lamang bumagsak ang katawan ni John. Sa muli niyang pagmulat, ang maamong mata ng aking kapatid ang aking nakita. Nagtaka siya at nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag namin nila itang at inang ang lahat. Hindi lubos makapaniwala si John sa mga pangyayari. Tinapik niya ako at ngumiti. At ngayon, hindi na nagsusuka ang kapatid ko. Simula ng araw na yon, madalas na kami magsimba bilang pamilya at palaging nagdarasal sa gabi. Sobrang kakaiba ang nangyari nung araw na yon at awang-awa ko sa aking kapatid na si John. Mabilis lamang ang paglipas ng panahon at tila nalimot na namin ang mga nangyari. Ngunit ang multo ng kahapon ay hindi pa rin pala nananahimik. Inakala namin na tapos na ang kalbaryo sa aming buhay. Ngunit naghihintay lamang pala ng tamang panahon ang mga mapaghiganti. Malapit na ang Pasko at ng mga oras na yon, maaga kaming natulog dahil maaga kaming gigising para mamili ng mga handa namin sa Noche Buena. Sa kalagitnaan ng aming pagtulog, bigla kong nagising sa pagyugyog ni Jun at sinabi niyang dadalhin daw nila si Inang sa bayan. Kaagad akong tumayo at nakita ko na nahihirapan si Inang. Akala ko pa nga baka manganganak na si Inang, pero nang dumating kami sa ospital, laking gulat namin nang sabihin ng doktor na muntik na raw makunan itong si Inang. Pinayuhan pa ito ng doktor na huwag na munang magkikilos dahil mahina ang kapit ng bata. Niresetahan pa siya ng mga bitamina at gatas na iinumin at gamot na pangpakapit. Nang matapos si Inang ay dumiretso na kami sa pamilyan. Tandang-tanda ko pang may naong hakbang namin ni Itang nang biglang may tumama sa amin. Halos kaedad ko lamang. Muntik pa nga si Inang na mahulog pero buti na lamang at nahawakan ni Itang ang likuran niya. Humingi ng pasensya yung nakabangga kay Itang at yumuko lamang ito at sinabi ang mga salitang pasensya na. Ewan ko ba pero kilala ko ang boses na yon, pero isinawalang bahala ko na lamang. Hindi rin naman ako sigurado kung tama ba ang hinala ko. Matapos mamili, umuwi na kami nila Itang at maayos na ang pakiramdam ni Inang, hindi gaya ng kaninang umaga. Hindi kami mapalagay dahil matapos ang nangyari kay Jun ay nagkaroon naman kami ng pobya. Uminom na rin si Inang ng mga gamot at bitamina, pati na rin ang gatas na ibinigay sa kanya. Dahil nag-aalala si Itang sa kalagayan ni Inang, siya na ang nagluto para sa handa namin mamayang gabi sa Noche Buena. Siya nga pala, isang magsasaka ang aking ama. May sarili kaming sakahan kaya hindi naman kami hirap sa buhay. Sakto lamang, simpleng masaya. Si Inang naman ay stay at home lamang. Ayaw kasi siyang pagtrabahuhin ni Itang, lalo na't buntis siya. Nagluto si Itang na espageti, pansit, biko, maha at sopas. Dahil paborito ko ito at hindi mawawala syempre. Hindi mawawala sa handaan ng hamon at litsyong manok dahil sanay na kami sa kwentuhan ng nakakatakot. Nagpapakwento pa kami kay Itang ngunit sa puntong yun ay tumanggi ito. Nagkwento siya tungkol sa kaarawan ni Jesus. Hindi naman kami nagreklamo tungkol sa kinukwento ni Itang sa amin dahil Noche Buena naman at darating na ang kaarawan ng Panginoon. Habang nagluluto, nagkwento si Itang at nang matapos ay nagbigay na siya ng mga payo sa amin na hindi naman niya dating ginagawa dahil ayaw na ayaw ni Itang ang madrama. Nahiya si Itang dahil tila ba nagpapaalam siya ng mga oras na yon. Bigla kong kinabahan at naluha sa mga sinabi nito, kaya niyakap ko ito ng maigpit. Kagad na pinuna ko ang mga sinabi nito. Itang naman, huwag ka naman ganyang magsalita. Sabi ko kaya naman tumawa ito. Nung mga oras na yun ay hindi maganda ang aking pakiramdam, ngunit isinantabi ko na lamang yon. Ganun talaga ang buhay anak. Uwi ka pa ni Itang sa akin. Sumabat naman sa aming usapan ang kapatid ko. Oo nga Itang, saka makakasama ka pa namin ng matagal. Bubuhati mo pa nga si Bunso, hindi ba? Sabi naman ni Jun na halatang pilit na pinipigil ang luha. Pakiramdam ko ay may hindi magandang mangyayari, pero hindi ko na lamang iniisip yon dahil gusto kong maging masaya kami ng araw ng Pasko. Matapos ihanda mga pagkain, nagtungo sila Itang at iba pang mga bata sa bahay at kumanta ng mga musikang pampasko. Binigyan naman sila ni Inang ng mga candy na binalot ni John kanina.
Nagbigay din kami ng handa sa mga kapitbahay at sinalubong namin ang Noche Buena ng napakasaya. Tuwang-tuwa kami kasi kumpleto at malulusog. Ipinagpasalamat ko iyon sa Diyos. Parehong ulila na kami sa lolo at lola kaya wala akong nabanggit sa kanila. Oo nga, panganay ko, pangako mo sa akin na hinding-hindi ka maglolo ko. Babantayan mo sila inang mo. At kapag nawala ako at makahanap si inang ng iba, eh kikilatisin mong maigi. Baka kasi saktan si inang nyo. Alam mo naman, hindi ko napagbuhatan ng kamay ang si inang mo. Isa pa, huwag ka na munang mag-asawa. Hintayin mo munang makatapos si Jun at kapag nawala na ako, pwede na kayo ni inang nyong umuwi sa Pampanga. Ibenta nyo na lamang itong bahay at lupa. Sabi ni Itang na tila ba namamaalam na. Ay naku Itang, di yan maghahanap ng iba si inang kasi wala na siyang mahahanap na kagaya mo. Tsaka bakit mo ba yan sinasabi? Para ka pong ewan. Naiiyak ako sa mga pinagsasasabi mo eh. Maluhaluhang sabi ko kay Itang. Ngumiti naman si Itang sa akin na tila ba may pinapahiwatig at hinihimas ang aking ulo. Basta, tuparin mo ang mga sinasabi ko. Ikaw ang panganay ko kaya sa iyo ko binibilin yon. Sabi pa ni Itang at ngumiti ito sa akin. Matapos namin kumain, nag-inom na lamang kami ni Itang ng lambanog. Sa puntong yun ay ang dami ng sinasabi ni Itang. Naging madrama pa ang inuman namin ni Itang dahil sa mga sinasabi niya sa akin. Nakakailang tagay pa lamang ay umayo na si Itang. Sa puntong yun ay nagtaka ko. Kaunti lamang ang ininom namin dahil binabantayan ni Itang si Inang. Nung gabing yon, napakatahimik dahil siguro sa lasing na ang mga kapitbahay at yung iba naman ay tumarayo na sa kanilang mga kamag-anak. Matapos naming tumagay ni Itang, nagpunta na ako sa kwarto namin ni Jun. Ewan ko ba, pero nung gabing yun ay hindi ako makatulog. Dilat na dilat ang mga mata ko tila ba hindi ako dinadalo ng antok. Inisip ko na lamang na baka dahil sa iniinom namin ni Itang na lambanog. Nilibang ko na lamang ang aking sarili hanggang sa namalayan ko na alas 12 na pala ng gabi. Papikit na sana ako nang bigla na lamang akong makarnig ng malakas na kalabog. Napakalakas noon na hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kaba at tensyon. Para bang may kung anong nahulog sa bubungan namin at pagkalakas-lakas pa noon. Ilang sandali pa ay para bang may taong naglalakad sa bubong namin malapit sa kwarto nila Inang. Ramdam na ramdam namin iyon dahil yero lamang ang bubungan namin. Tila ba yabag ng paa ng tao ang siyang aking naririnig. Nagising na rin yung kapatid ko sa ingay ng yero. Kagaya ng nangyari nung kagabi, ganoon pa rin ang aming narinig ni Jun. Pakiramdam namin ay may mga nagmamatyag sa bubungan na hindi namin alam. Ilang sandali pa bigla na lamang kumalabog ang bintana sa aking uluhan na para bang may gustong pumasok sa bintana. Takot na takot kami ng kapatid ko ng mga oras na yon dahil pakiramdam namin ay may nangyayari na hindi namin alam. Kinakabahan na ako ng mga oras na yon at nagdarasal ako na sana ay wala lamang ang bagay na iyon nang sa ganun ay makabalik na kami sa aming pagtulog. Kagad na lumabas ng kwartong iyon si Itang at pagbalik nito ay may bitbit na itong asin. Lagyan mo ang bawat sulok ng asin. Utos ni Itang sa akin na agad kong ginawa. Kahit na nagtataka naman ako. Nakiusap pa sa amin si Itang na huwag kaming mag-iingay. Sinunod namin yun kahit na labis na ang aming pagtataka. Gustong gusto ko nang magtanong kay Itang noong mga panahon na yun ngunit abala ito sa ibang bagay. Nakatayo lamang kami ng kapatid ko sa may pintuan at ilang sandali pa'y muli naming nadinig ang yabag ng paa. Inilapag ko ang kasera sa lamesa na katabi ng kama nila Inang at umupo ako sa tapat ng bintana. Katabi ko doon si Jun na kagaya ko ay takot na takot sa mga nangyari sa aming bahay. Ilang sandali pa'y bigla na lamang kumalabog ang bintana sa aking uluhan na para bang may gustong bumukas. Kagad na lumabas ng kwartong iyon si Itang at pagbalik nito ay may bitbit na itong asin. Takot na takot ako noon at kinakabahan pero bilang panganay at katuwang ni Itang ay nilakasan ko ang aking kalooban dahil iyon naman ang dapat kong gawin lalo na't lalaki ako. Kagad na lumabas ng kwartong iyon si Itang at pagbalik nito ay may bitbit na itong asin. Iniabot niya iyon sa akin saka nagturan. Lagyan mo ang bawat sulok ng asin. Utos muli ni Itang sa akin na agad kong ginawa.
Bawat sulok ng bahay ay nilagyan ko ng asin sa bintana sa palibot ni Inang. At hawak-hawak ko pa ang asin. Nakiusap pa sa akin si Itang na huwag kaming mag-iingay hanggat maaari at huwag kaming lilikha ng ingay. Nagtataka pa ako maging ang aking kapatid. Agad na sinunod namin ang mga sinabi ni Itang dahil alam namin na lahat ng sasabihin nito ay para rin naman sa amin. Nakatayo lamang kami ng kapatid ko sa may bintana at ilang sandali pa'y muli naming narinig ang yabag ng paa. Inilapat ko ang gasera sa lamesa na katabi ng kama nila at umupo ako muli sa tapat ng bintana. Katabi ko doon si Jun na takot, nanginginig pa ito at para bang anumang oras ay mawawala nito ng malay. Nang matapos naming gawin ang sinabi niya, kumuha sa Itang ng sundang o itak sa Tagalog at sama-sama kaming lumabas ng bahay. Naiwan sa loob si Jun at ang aming ina dahil delikado kung sasama pa sila sa labas. Hinagisa namin ang asin ng paligid ng aming bahay at papasok na sana kami nang biglang tumili si Jun ng sobrang lakas kaya agad kaming pumasok sa loob ng bahay upang tignan kung ano ang nangyayari. Binalot ng takot, kaba at bigati ang gabing iyon. Para bang hindi na yun matapos-tapos. Agad napansin namin na umiiyak si Inang at nagtaka pa ako kung bakit. Bigla na lamang nakita ni Itang ang dugo sa damit ni Inang. Doon na nagsalita si John at itinuro ang nasa bubungan namin. Napatingala pa ako ng dahan-dahan. Doon ko nakita ang tila isang pulang sinulid na nakausli sa maliit na butas ng yero. Umaagos ang dugo doon at nang lapitan ko si John, nakita ko ang dila na puno ng dugo. Para bang tumulon ang puso ko sa akin nakita. Iyon ang unang beses na nakaranas kami ng ganoong pangyayari sa aming buhay. Kagad na napayakap sa akin ang aking kapatid habang nangangatog sa takot at umiiyak. Niyakap ko babalik si John na tagad na pinakalma. Ilang sandali ay biglang bumukas ang bintana at hinila ko ng isang lalaki kaya napabitaw ako sa aking kapatid. Gusto ko sanang tarakan ng kutsilyo ang lalaki ngunit bigla na lamang itong nawala matapos akong saktan at sugatan ang aking pisngi kaya lumabas ako. Doon ko nakita si Itang na nakikipagbuno sa lalaking nasa bubungan namin. Naglalaban silang dalawa at ilang beses na bumabagsak si Itang kaya nagpa siya akong lumapit doon ngunit sinabihan ako ni Itang na manatili sa kinatatayuan ko. Gusto ko man natulungan si Itang ngunit dahil sa kanyang utos ay nanatili ako sa baba. Sumisigaw naman si Jun na siyang ikinaalarma ng nilalang kaya nang makahanap ng pagkakataon tumakas ang lalaki. Parang pusa itong tumakbo sa kabilang kalsada. Pinagmasdan kong maiki kung saan ito pupunta. Hahabulin ko pa sana ito ngunit inisip ko ang kalagayan ng aking pamilya. Hinayaan ko na lamang itong makaalis na kaagad at agad kong pinagsisihan ang araw na yon. Kung alam ko lamang ang susunod na mangyayari nung araw na yon ay sinaktan at pinaslang ko na lamang ang nilalang. Masama man na ilagay sa mga kamay ang batas pero nung araw na yon ay para bang hindi ko na naisip pa ang bagay na yon. Nagising naman ang mga kapitbahay namin kabilang na si Lonlon. Kaagad na nagimbal sila nang makita ang aming mga kalagayan. Sa tulong nila ay naidala namin si Inang sa ospital kasama si Itang at doon namin nalaman na may saksak si Itang sa kanyang tagiliran. Kaagad naming pinasuri ito sa doktor at kaagad na pinapasok din sa emergency room si Itang dahil malalim ang natamo nito ang sugat. Takot na takot kami ng kapatid ko, pareho kaming walang alam sa nangyayari. Nagdarasal na sana'y panaginip lamang ang lahat. Nasunto ko pa noon ang pader dahil sa galit, dahilan kaya nasugat ang aking kamay. Ilang sandali ay lumabas ang doktor na sumuri kay Itang. Malungkot ang ekspresyon nito na tila ba may masamang balita siyang ihatid sa amin. Para bang nabuwal ako, maraming tanong ang aking isipan. Bakit si Itang pa? Bakit ngayong Pasko pa nangyari? Nalungkot ako ng labis at hindi ko nagawa pang sumagot sa doktor. Naramdaman ko na lamang ang tapik niya sa aking balikat, sabay-sabing nakikiramay siya. Napailamos na lamang ako sa aking mukha at nagyakapan kaming magkapatid. Kapwa hindi namin matanggap ang nangyari sa aming ama. Napatanong pa sa akin noon si Jun, bakit kailangan humantong sa ganoon ang mga pangyayari? Iyak nang iyak ang kapatid ko maging ako. Para bang ayaw rumistro sa aming isipan ang nangyari kay Itang.
Sa sobrang bilis ng pangyayari, wala kami nagawa kundi umiyak na lamang. Dumating din ang kapatid ni Papa galing sa Gapan dahil nalaman niya ang nangyari mula kay Lonlon. Sobrang sakit ng naramdaman namin ang aking kapatid. Malungkot na malungkot kami sa nangyari at hindi ko alam kung paano sasabihin kay Mama, lalo na't hindi pa ito nagigising. Iniisip ko kung paano ko sasabihin kay Inang nawala na si Itang. Samantalang masaya pa kami kagabi, kumpleto at magkakasama pa kami. Hirap na hirap ang kalooban ko noon, lalo na't wala akong nagawa para kay Itang. Hindi ko may paliwanag ang sakit na nararamdaman ko. Sa huli ay naintindihan ko na lamang na iyon na siguro ang oras ni Papa. Masakit pero kailangan tong tanggapin. Doon ko lamang din naintindihan ang sinabi ni Itang kagabi. Kaya pala ganoon na lamang ang kanyang mga sinasabi dahil iiwan niya na kami. Pakiramdam ko'y libu-libong kutsilyo ang sumasaksak sa akin dibdib dahil doon sa nangyaring yon. Hindi ako makapaniwala na ganoon ang kahantungan ng buhay ni Itang. Kung alam ko lamang na mangyayari ito, sana'y lumabas na ako at natulungan ko na lamang si Itang na sana'y hindi nangyari ang bagay na ito. Nang magising si Inang, si Tito Norma na lamang ang nagkuwento sa kanya dahil hindi ko kayang sabihin ang masamang balita. Masakit pa rin sa akin ang mga nangyari. Pakiramdam ko'y pinagsukloban ako ng langit at lupa dahil sa nangyaring yon. Sobrang bigat na daladala ko sa akin dibdib. Naiyak na lamang si Inang at hindi makapaniwala. Hindi nito matanggap ang mga nangyari. Iyak ito ng iyak na masama para sa kanyang kalusugan at sa baby. Pinakalma siya ng doktor, lalo na't mahina ang kapit ng bata sa kanyang sinapupunan. Sinabihan pa kami ng doktor na iwasan na may stress ang aking inang. Nang makatulog na si Inang, kinausap ko si Tito. Oo, Se, saan ka pupunta? Uuwi ka? Nagpaalam ka na ba sa iyong ina? Tanong sa akin ni Tito. Opo, Tito. Aayusin ko lamang yung sa bahay namin at kukuha rin ako ng gamit ni Inang para naman po makapagpalit na siya. Hahanap rin po ako ng pera pandagdag sa gastusin. Malungkot kong tugon. Sa totoo lamang, pinalusot ko lamang yun sa kanya, pero gusto kong gantihan ang gumawa ng lahat ng yon dahil ang pagkawala ni Itang. Alam ko kasi na hindi ako paalisin ni Tito kapag nalaman niyang gagawin ko. Tiyak na pipigilan niya ako sa aking balak na gawin, kaya nagpa siya na lamang ako magsinungaling. Tama po kayo nang narinig. Kilala ko ang asubang na sumalakay sa amin. Siya rin ang lalaking sumalakay kay Inang sa palengke at ang dahilan kung bakit sumuka si Jun. Napuno ng galit at pigyati ang aking puso, pakiramdam ko'y nawalan na ako ng gana sa lahat ng bagay. Sinabi ko ito kay Tito at nag-uusap na kami kung paano ahantong ang lahat. Pakiusap ko kay Tito na tulungan kami makamit ang ustisya para kay Itang at para sa aming pamilya. Nung mga panahong yon, binalot ng galit ang aking puso. Hindi ko sinisi ang Diyos pero sa isip ko noon, handa akong makipagkasundo kahit kanino basta malaman ko lamang kung saan nakatira ang hayop na yon na may gawa ng lahat ng ito. Agad akong dumiretso sa bahay ni Mang Ambo upang alamin. Ang tahanan ng nilalang na pumaslang sa aking ama. Wala na akong pakikahit mapahamak pa ako nung mga panahon na yon. Ang gusto ko lamang ay makapagiganti at maiganti ang aking ama. Oo, Se, anong nangyari sa'yo? Kumusta ang mama mo? Si Itang mo nasaan? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Mang Ambo. Hindi ko alam pero ng mga oras na yon, parang nawala ako sa aking sarili. Siguro dahil sa galit sa mga nangyari noong gabing yon. Mang Ambo, alam mo ba kung saan nakatira ang aswang na yon? Tanong ko kagad kay Mang Ambo. Nagulat pa ito ng bahagya sa naging sagot ko sa kanya. Sobrang gigil ako ng mga panahong yon. Gustong gusto kong kumanti at pumaslang. Sobrang bigat ng nararamdaman ko sa puso. At sinisisi ko ang aking sarili dahil sa pakiramdam ko'y buhat ng mangyari ang pagkasagasa ko sa itim na pusa ay naganap na ang kamalasan sa aming pamilya. Bakit? Anong balak mo, Jose? Gaganti ka? Anong laban mo sa nilalang na mapaglinlang? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Mang Ambo. Hindi ko alam, pero nawala ang respeto ko nung araw na yon. Kung ikaw ba namatay ng mahal sa buhay, hindi ka ba gaganti? Pinaslang niya ang ama ko at kailangan niya ding mawala dito sa mundo. Salot siya. Wala siyang awa.
Nung una yung kapatid ko, sunod si Inang, tapos ngayon naman si Itang. Muntik nang mawala ang kapatid ko sa sinapupunan ni Inang. Ngayon, sabihin mo sa akin, hahayaan ko lamang ba yun? Pasko pa. Pasko pa ngayon. Pero kinuha niya si Itang. Dintik na buhay to. Dapat ako na lamang ang nawala eh. Umiiyak at umahagulgul na wika ko. At hindi ko sukat akalain na mangyayari ang bagay na yon. Masaya pa kami kagabi. Tapos bigla na lamang mangyayari ang ganoong trahedya. Tapos sa araw pa ng Pasko, hindi ba'y napakasaklap? Napailing naman si Ambo sa mga binitawan kong salita at pinaupo ako nito. May dahilan kung bakit nangyari ang bagay na ito. Maaaring may mainam na plano ang Diyos at may dahilan siya kung bakit naganap ang pangyayaring ito. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Wala kang kasalanan. Isa pa, nangyari na't wala ka na magagawa. Kasalanan ang pumaslang o kumitil ng tao. Di bali nang ikaw ang maagrabyado kaysa ikaw ang nang aagrabyado. Mas malala ang balik nun. Tandaan mo, may plano ang Diyos at may rason siya kung bakit niya hinahayaan na mangyari ang mga bagay na ito. Lita niya ni Mang Ambo sa akin at naluhan na lamang ako sa kanyang mga sinabi. Sobrang sama ng loob ko dahil sa ginawa ng taong yon sa pamilya ko. Kung tutusin, hindi nga siya tao. Isa siyang hayop. Wala siyang awa. Mang Ambo, sabihin mo na lamang sa akin kung saan matatagpuan ang bahay ng taong yon. Napabuntong hininga ng malalim si Mang Ambo sa kahit nagturan. Kung mapilit ka, sige, sasabihin ko sa iyo. Pero sasamahan kita dahil baka mapahama ka pa. Nakikiramay ako sa inyo. Hindi ko akalain na ganoon ang mangyayari. Ang bilis talaga ng buhay ng tao at ang bilis ng pangyayari. Hindi ko sukat akalain na papanaw ang iyong papa ng ganito lamang kabata. Iling-iling na wika ni Mang Ambo at dinampot nito ang kanyang mga gamit. Sinamahan niya ako sa tahanan ng asubong at sumakay na sa amin. Napakaliblib ng lugar na yon. Napapalibutan ito ng mga malalagong puno ng niyog. At pagdating namin doon, walang katao-tao. Binuksan namin ang bahay at kitang-kita ko ang dugo sa mga pader at ang mga gulo-gulong mga gamit. Sa sobrang galit ko, sinunog ko ang bahay na yon. Sinabihan pa kami ng mga kapitbahay na dinig daw nila kagabi ang pag-iyak ng taong nakatira doon na tila ba nasasaktan ito. May ilan pa sa kanila na nakakita sa lalaki na nagmamadaling umalis sa lugar. Balot na balot daw ito at may takip pa sa bibig. Hindi ko alam, pero sobrang galit ang nararamdaman ko sa aking puso dahil hindi ko man lamang naipagiganti ang aking itang. Matapos masunog ang bahay ng aswang para wala na itong balikan, dumiretso kami sa ospital at doon nakita ko ang bangkay ng aking ama. Grabe ang pagtagaktak ng pagtulo ng aking luha sa mata. Umiiyak ako nang muli kong makita ang katawan ng aking ama na wala ng buhay. Itang, bakit mo naman kami iniwan? Umiiyak na tanong ko at niyakap ko pang bangkay ni Itang. Napaupo naman si Inang at hindi nito matanggap ang nangyari. Maging si Jun ay hindi makatingin sa bangkay ng aming ama. Alam ko maging ang aking kapatid ay nasasaktan sa mga pangyayari. Ang aga mo naman iniwan ang mag-ina mo. Hindi mo man lamang nasilayan ang bunso mong anak. Hindi ko sukat akalain na mangyayari to. Kung alam ko lamang sana pumunta ako sa inyo kagabi. Hindi na kita nakausap kapatid ko. Bakit? Bakit mo kami iniwan sa araw pa talaga ng Pasko? Tumatangis na wika ni Tito at garalgal pa ang boses nito dahil sa kanyang pag-iyak. Si Mama naman iniyakap ang malamig na bangkay ni Papa. Mahal, paano na kami ngayon? Humagulgul pang tanong ni Inang at napuno ng pag-iyak ang buong silid. Papa, ang daya-daya mo. Di ba nga sabi mo alagaan mo pa si Bunso? Bubuhatin kaya ng pagbuhat mo noon kay Jun. Kukwentuhan mo pa nga kami ng mga nakakatakot. Bakit naman po, itang ko? Umiiyak na wika ko pa. Walang kasing sakit ang nangyari sa aming pamilya. Hinimatay si Mama dahil sa sobrang pag-iyak at minabuti na lamang ng doktor na pauwin muna si Mama habang inaasikaso namin ang akin tito, ang bangkay ni Papa. Sobrang bilis ng pangyayari at halos lahat ng kapitbahay namin ay hindi makapaniwala na wala na nga si Itang. Lalo na si Lonlon
na parabang naging anak-anaka na rin ni Itang. Gagagaling lamang namin noon sa bayan at bumili ng bulaklak para sa burol ni Itang. Lon, wala na si Papa. Uwi ka ako doon at sumilay ang luwa sa mga mata ng bata. Hindi ko alam pero pati ako'y nahawa sa kanyang pag-iyak. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya. Para kaming ewan na umiiyak sa labas ng bakuran. Binuhat naman ng mga magulang niya si Lon at pilit na pinapatahan. Ngunit hindi ito tumitigil sa pag-iyak gaya ng pagtangis ko rin. Napakasakit mawala ng mahal sa buhay, lalo na kapag nakita mo kung paano ito binawian ng buhay. At mas masakit dahil wala akong nagawa para ipagiganti si Itang. Ilang sandali pang lumipas, dumating na rin ang bangkay ni Itang. At nung araw na yon, hindi ako nahinto sa pag-iyak. Si Jun naman ito lala lamang pero umiiyak din ito. Halos lahat ng kapitbahay namin ay nakilamay sa amin dahil sa pangyayari. Tanda ko pa nun yung sinabi ni Mang Ambo kay Itang. Mabilis talaga ang buhay ng tao, kaya pala grabe na lamang ang mga habilin mo sa akin. Huwag kang mag-alala, pahihirapan ko ang gumawa nito sa iyo, lalo na't hindi makatarungan ang kanyang ginawa. Sambit ni Mang Ambong sa kabaong ni Itang. Hindi na namin pinatagal pa ang burol ni Itang dahil kita namin na nahihirapan na si Inang. Bilang panganay, ako na ang nagkasikaso ng lahat. Katuwang ko naman ang aking tiyuhin na siyang gumastos sa lahat ng mga pangangailangan namin. Isang buwan din bago naging maayos ang kapatid kong si Jun, humabol ito sa kanyang aralin sa eskwela. Tinanggap lamang namin ang nangyari dahil hindi na din namin may babalik pa ang buhay ni Itang. Samantala, makalipas ang ilang buwan, nakapanganak na si Inang. Dinalo kami ni Mang Ambo sa bahay at may bitbit itong magandang balita. Jun, masaya ako na makita kang maayos na. At ikaw naman Jose, napatawad mo na ba ang iyong sarili? Sunod-sunod na tanong ni Mang Ambo sa amin. Hindi ko alam pero may agam-agam pa rin sa aking isipan at hindi ko palubusang napapatawad ang aking sarili. Naku Mang Ambo, mabutit na padalo ka. Sakto may kaunti kaming salo-salo. Binyag kasi ni Bunso, sayang nga't wala na dito si Itang. Mas masaya sana. Ano nga po palang sa atin? Tanong ko pa kay Mang Ambo na hindi ko sukat akalain ang sinagot niya sa akin tanong. Dahil sa totoo lamang, hindi ko palubusang napapatawad ang aking sarili sa nangyari kay Itang. Gumiti lamang si Jun sa kanya at inabutan ito ng pagkain. Pinaupo ko naman sa silya si Mang Ambo at doon ay nag-usap kaming dalawa ng seryoso. Sa totoo lamang, nung nakaraan ko pa gustong-gustong dumalo rito sa inyo, kaso nagkasakit ako't nagpapagaling muna. Ayoko naman magtungo rito na may karamdaman at baka makahawa pa ako. Mahawaan ko pa kayo. Paninimula nito at napatango naman ako. Ganun po ba? Kagagaling lang din po namin sa sakit. Nagkatrangkaso ako noong nakaraan at kagagaling ko lamang din po. Uwi ka ako't ngumiti sa akin si Mang Ambo. Ilang sandali pa nag-umpisa na itong magkuwento. Alam mo ba na dinalaw ako ng papa mo sa panaginip? Biglang uwi ka ni Mang Ambo. Hindi ko lang pero sa halip na matakot o kabahan, naiyak pa ako ng mga oras na yon. Marahil nagawa rin ang pagnanais ko na makausap si Itang. Ano pong sabi niya? May habilin po ba siya? Lumuluhang tanong ko pa kay Mang Ambo. Wala akong pakialam sa mga oras na yon kung pinagtitinginan ako ng mga tao. Sobrang miss ko na noon si Itang at labis na pangungulila ang aking nararamdaman. Ang hirap dahil nasanay kami nakasama siya pero sa isang iglap, bigla na lamang siyang kinuha. Dapat kasama namin siya sa masasayang araw namin. Mahal na mahal daw kayo ni Papa niyo. Huwag daw sisihin ang sarili mo at tanggalin daw ang galit dyan sa iyong puso. Masaya na daw siya kung nasaan siya ngayon at may sulat daw siyang iniwan para sa inyo. Tignan mo lamang daw sa ilalim ng kama niyong magkapatid. Uwi ka ni Mang Ambo at mas naiyak pa ako ng mga oras na yon. Alam kong hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi nito pero yun po talaga ang nangyari. Alam ko pong walang katotohanan ang isang panaginip. Pero nung tinignan ko ang kama namin ng kapatid ko, may isang sobre doon na nakatago. Kinilabutan pa nga ako nun kasi totoo ang sinasabi ni Mang Ambo. Sa bagay, albularyo siya, kaya hindi na ako magtataka pa. Nang buksan ko ang sobre,
tumambad sa akin ang sobrang kapal na pera at ang kapiraso ng papel na may sulat ni Itang. Matapos ang handaan, tinawag ko noon si Inang at Jun upang sabay-sabay namin nabasahin at ipakita sa kanila ang iniwan ni Itang. Gulat na gulat pa si Inang nang makita ang makapal na pera, at dahil pare-pareho kami nagtataka kung saan niya galing yon, binasa ko ang sulat ni Itang. Mahal kong asawa at mga anak, kung binabasa niyo ngayon ang aking sulat, malamang sa malamang iwala na ako sa inyong tabi. Hindi ko alam pero naramdaman ko na lamang na parabang malapit nang matapos ang oras ko dito sa mundo. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa inyo na anuman ang mangyari, huwag na huwag niyong sisisihin ang sinuman, lalo na ang Diyos at ang inyong sarili. Mahal kong asawa, kung iibig kang muli, piliin mo yung taong aalagaan ng mga anak natin. Garalgal na boses nito habang binabasa ang sulat ni Itang. Nakahanda na ba kayo? Biglang tanong naman ni Tito. Nagulat pa ito nang makita kaming umiiyak, kahit na hindi ko pa naman nababasa ng buo ang liham. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa sa sulat ni Itang, at maging si Tito'y naluha na lamang din. Gusto ko na magsimula kayo ng bagong buhay sa Maynila. Huwag niyo kong kalimutan ah. Babaunin ko sa kabilang buhay ang masasayang mga alaala natin. Masaya ako dahil bago pa man ako mawala rito sa mundo, nakasama ko naman ang mahabang panahon ng aking mga anak. At para kay Kuya Jose, alam mo na ang bilin ko sa iyo. Palagi niyo akong ikukuwento kay Bunso ah. Ipakita niyo sa kanya ang larawan ko at palagi ko kayong babantayan. Kahit na hindi niyo man ako nakikita, naandyan naman ako sa puso niyo. Mahal na mahal ko kayo, aking pamilya. Pagbabasa ko ng sulat ni Itang, sabay-sabay kami napahagulgol sa mensahe at sulat na iniwan nito sa amin. Sobrang sakit sa pakiramdam, pero masaya kami dahil kahit nasaan man ngayon si Itang, kahit na hindi namin siya nakikita, alam namin na nasa tabi lamang siya at binabantayan kami. Napayakap na lamang ako sa sulat ni Itang, at kahit nawala siya, damang-dama ko pa rin ang pagmamahal niya para sa amin. Sayang lamang at maaga siyang kinuha sa amin. Masakit man ang mga nangyari at kinuha man si Itang sa amin ng maaga, naging makabuluhan naman ang buhay niya noong kasama pa namin siya. Matagal din bago tuluyang natanggap na wala na si Itang, lalo na ang kapatid kong si Jun, dahil sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili. Mahalagang naging papel ni Mang Ambo sa pagpapaliwanag sa amin at sa pagtulong sa pagtuklas sa sulat ni Itang, na nagbigay sa amin ng kaunting ginhawa at pag-asa sa gitna ng aming lungkot at pagdadalamhati. Paminsan-minsan, dumadalo po kami sa probinsya at kadalasan ay tuwing undas kami umuwi upang sindihan ng lapida ni Itang. Baka naman po kasi magtampo, mabait naman po ang naging bagong asawa ni Inang para nga pong nabuhay si Itang sa katauhan niya, kasi pareho silang mabait at mapagmahal. Napalakas na nga po ang loob ni Inang at nakabuti ng sama nila, kaya nabawasan ng lungkot at pangungulila namin sa aming ama. Ang mga alaala ni Itang ay mananatili sa aming puso, lalo na ang mga kwentong ibinabahagi niya sa amin noon. At kahit wala na siya, patuloy siyang magsisilbing inspirasyon sa amin sa pagharap namin sa buhay. Minahal niya naman ang kapatid ko na parang anak niya, at ganoon din naman ako, kaya naging malapit din ako sa aking ikalawang ama. Naikukwento din namin sa kanya si Itang, at natatawa pa nga siya kasi halos pareho daw sila, at nalulungkot ito na hindi niya nakilala ang aming tunay na ama. Naikwento din namin yung dahilan ng pagkawala ni Itang. Nung una'y akala niya nagbibiro lamang kami at gawa-gawa lamang namin ang bagay na yon, pero nung nakausap niya si Lonlon ay naniwala na siya. O nga pala, binata na si Lonlon at may nobya na. Si Mang Ambo naman ay namayapa na rin dahil sa katandaan. Wala na kaming naging balita patungkol doon sa lalaking pumaslang kay Itang. Ayos na rin naman kami. Ang mahalaga ay masaya kami ngayon sa kabila ng masalimuot na nakaraan. Sir Joseph, isa lamang po ang may iwan kong payo sa lahat. Mahalin natin ang ating mga magulang habang kapiling pa natin sila. Dahil kapag dumating ang oras na wala na sila, hindi na nila mararamdaman ang pagmamahal natin na iaalay, at hindi na rin nila maririnig ang mga salitang mahal kita. Kaya habang kapiling natin sila, iparamdam natin ang pagmamahal natin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento.
at sana'y kapulutan ninyo ng aral. Yun, ako nga pala to si Joseph. Nais ko lamang po sanang sabihin kung napapansin yung medyo malat yung boss natin o garalgal. Wala pa po kasi tayong tulog. Bali nasa siguro 3 days na po kami ngayon nasa ano eh. Nasa hospital po yung bunso kong anak. So, di ako makapokus ngayon. Pinilit ko lang po talaga mag-upload ngayong araw. Umuwi ako saglit sa bahay para makapag-record. Pero medyo malat yung boses ko, hindi ko lang bakit. Yun lamang po. Sana po ay nagustuhan yung kwento natin ngayon. Pero baka po siguro mga 3 days ulit bago tayo makapag-upload dito. Kasi medyo busy tayo dun sa ano, pagbabantay. So maglit lang talaga tayo kasi gusto kong kahit papano meron pa rin kayong mapapakinggan. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.